Bali, ito na po yung ginawa nating DIY incubator. Ituturo ko lang sa inyo kasi baka malito kayo. Ito palang ano na to is yung W3230. Ayan po. Ito na po siya. Anim na laman nito ngayon. Bagong kabit nyo kasi itong W3230. Ang unang lalabas dyan is ito. Pindutin lang natin itong restart para mag-open siya. Yan. Ayan, hindi pa nakaset yan. Una pong lalabas dyan is yung P0. Ang P0 po is dyan po kayo magpipili kung ang setting ang gusto nyo po is for cooling or heating. Katulad nito, H, ibig sabihin heating kasi incubator ginagamit natin. Sa pag-set naman yan, pindutin nyo lang po na isang beses tong set. Kung gusto nyo sa cooling, pindut nyo lang po up or down, lalabas po yan. Ayan, katulad nyan. C, nakasi na siya ngayon. Ibig sabihin, cooling ang iseset nyan. Pero dahil incubator gagamitin natin, sa H po tayo. Pindutin lang po natin kasi bumabalik po talaga yan sa ano, sa normal na set tulad nyan. Babalik, ipipindutin lang ulit natin itong set ng 5 seconds. Ayan, nakasi siya, diba? Gusto ko siyang gawing H para sa heating. Pindutin ko lang. Bumabalik talaga siya. Kailan nga. Antayin lang natin. Dapat kasi mabilis ang kamay mo dito. Pindot lang sa set. 5 seconds. Lalabas na yan. PO. Yan. Tapos set. Tapos H. O yan. Okay na tayo. Pipindutin mo para ma-acknowledge yan. Restart. Basta P0, ano yun, doon ka mamimili kung cooling ba yung gagawin mo or heating. Dito naman tayo sa P1. Ganun din ulit, long press sa seat, sa set. Yun, P0, ayan yung sa heating. P1, ito yung kung... Mamaya na natin itong P1 kasi malilito kayo eh. Punta muna tayo sa P2. I-bypass muna natin yung P1 kasi malilito kayo dyan. Itong P2, ito yung kung anong set ang gusto nyong gawin sa ano. Yun, yung P2. Mamaya na natin, ulitin lang natin mamaya. Yung P2, ayun yung kung ilan ang reach, yung marireach niya na init. Katulad nito, 39. Doon yun sa P2. Doon mo yun isiset sa P2. Pipindutin lang natin to. Hanapin natin yung P2. Yan. Tapos, pag na-adjust nyan, set lang din ulit. Pindot ng set. Tapos, mag-a-adjust na yan. Bababa. O, tingnan mo. 38, 37. Dahil incubator to, dapat nasa 39 yung marireach niyang init. Ibig sabihin, 39, hihinto siya dyan. Mamatay yung ilaw. Tapos, para ma-acknowledge nyan, pindot lang tayo sa restart. Pindutin lang natin tong restart. Isang beses, yun. Acknowledge niya na yun. Naka-set na ng 39 yun. Tapos, balik tayo ngayon sa sinasabi kong P1. Kasi ayun, binypass natin. Ang P1, ibig sabihin nun, katulad nito, papakita ko sa inyo yung P1. Naka-set ako ng 2.0 sa P1.
Ang ibig kasing sabihin yan, kunwari, ang set mo ng init is 39, magma-minus ka ng 2 kasi di ba 2.0 yung ginamit ko. 39, ma-minusan mo ng 2, 39, 38, 37. Di 38, 37, 2. Ayun yung ibig sabihin ng 2.0 sa P1. Ibig sabihin nun, pagdating ng 37, sisindi ulit yung ilaw mo. Kung gusto mong 36, kunwari 36 mo siya gustong 3 siya. Isiset mo siya sa 3.0. Pero dahil ang incubator 37 to 39 ang kailangan niyang init, ayun yung set ko. 39 siya mag-reach ng mamatay yung ilaw. Tapos sinet ko sa P1 ng 2.0, ibig sabihin magma-minus siya ng 2.0. 39 magma-minus ng 37, bubukas na ulit yung ilaw. Ganun lang. Madali lang. Tapos yung P3, P4, P5, P6, P7, P8. Huwag nyo na pong galawin yun. Dahil ginagamit na yun sa cooling. Sa cooling kasi hindi na natin ituturo kasi hindi naman aircon yung pinapaandar. Or rep. Sa incubator naman tayo eh. Ayun lang. Ang P0 is ginagamit siya sa kung heating ba or cooling. Ha? Pipiliin nyo lang doon yung H, heating. At sa P1 naman, ayun yung set ng kung kailan bubukas ulit yung ilaw pag namatay. Kunwari, ayun nga, yung sinabi ko nga, 39 yung 39. Mamatay na yung ilaw nyo. Pag bumaba pa ulit yung temperature hanggang 37 kasi 2 eh. 2 yung minus natin. Ito yung set natin sa P1. Pag bumaba siya ng 37, ibubukas niya ulit o sisindihan niya ulit yung ilaw. Ganun lang yun. Magsa-cycle na magsa-cycle. Tandaan nyo, ang isa-set nyo lang dito is P0, P1, tsaka P2. Yung iba nun, huwag nyo nang iset. Basta sa pag-set naman, ito yung magsiset kayo, long press, yung set, mga 5 seconds, lalabas na yon. Ayan o. Ayan, lalabas na siya. Tapos mamimili ka lang kayo dyan, P0, P1, P2. Ibalikan nyo na lang. Basta, ayun lang, P0, P1, tsaka P2. Ayun lang yung mga i-adjust nyo dyan. May nakalimutan pa pala ako. Hindi naman ganun ka-importante to, pero may nakalimutan pa ako doon sa P3. Prepare ko kasi siyang iset ng 25 degrees Celsius. Kasi sa factory setting, nasa negative yan. Negative 55 or 1. Ewan ko, basta negative yan. Pero dahil dito sa atin, normal temperature natin is 25. Siniset ko lang din yun ng 25. Punta lang ulit tayo doon sa set, long press. Hanapin natin yung P3. Ayan o, yung P3 o. Pindutin lang natin yung set pack, tapos select natin hanggang doon sa 25. Ayan, 9 degrees Celsius, 33 degrees. Ilagay lang natin siya sa 25. Hindi naman to ganun ka-importante. Tapos acknowledge. Ayan na. Set na tayo. Ayan. Sa ngayon, ang actual temperature niya sa loob is 36. Kapag na-reach niya na yung 39, mamatay na tong ilaw. Ibig sabihin, gumagana yung testing natin ha. Ito, papakita ko sa inyo. Para maniwala kayo na gumagana.
ilalagay natin, ididikit natin yung sensor sa yan. Ayan, 36.4. Para matest nyo kung gumagana ba talaga, nagsesense, magkakatok ba talaga yung ilaw sa init na 39. Ito, ilalapit lang natin yung sensor sa ilaw. Painitin natin. Ayan. Yun. Na-reach niya na kasi yung 39. Tingnan natin sa controller. Ayun o, init pa nga. 49 pa nga yung actual na init niya. Ngayon, para umilaw ulit yan, kailangan bumaba muna yung actual temperature sa 37. Kasi sinet natin siya ng sa P1, sinet natin siya ng 2. Ibig sabihin, magma-minus lang siya ng 2. 37. Antayin lang natin. Ngayon, kung para malaman nyo kung talagang gagana, ito. Kita nyo, may tubig. May tubig tayo sa loob. Sausaw nyo lang sa tubig para lumamig ulit yung sensor. Masense niya. Ano, tapos, yan, palamigin lang natin sa tubig. Para maniwala kayo na iilaw siya pagdating ng 37. Palamigin lang natin siya. Yun, umilaw na siya kasi tingnan nyo, 37 na siya. Yan, umilaw na siya. Test ulit natin. Painitin ulit natin sensor para ma-reach niya yung 39. Ayun. Ang taas, 42 nga eh. Yung init ng ilaw natin eh. Pero 39, nagka-cut-off na yun. Ngayon, para umilaw, para gumana ulit yung ilaw, kailangan niya ma-reach yung 37. Ayun o. Bumaba pa nga siya ng 36. 35. Kasi sinausaw ko yung ano. Ganun lang. Ngayon naman, tuturo naman natin yung wiring. Kasi dito rin ako nalito sa wiring nung una eh. Kala ko, kasi apat yung terminal niyan. Kala ko yung dalawa, line 1, line 2 nung power supply, tapos yung output na positive negative ay napapuntang ilaw. Hindi pala ganun. Kailangan mo pa pala mag-jumper. Kita nyo yung wire, ang dami. Hindi lang apat yan, kung titingnan nyo, napakarami yan. Kasi kailangan mo palang i-jumper. Medyo nahirapan ako dyan, pero ituturo ko sa inyo. Idodrawing ko yung diagram, tapos papakita ko sa inyo. Ngayon, dito naman tayo sa diagram ng wiring. Kasi nga, ano, ito na, dinrawing ko na. Kung makikita nyo yung terminal, apat yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang una nyong wiringan is, basta itaob nyo lang yung controller nyo, yung W3230. Taob nyo lang. Ito na, ito yung forma nun sa likod. Una nyo, ito, kita nyo, power supply, line 1, line 2, isas. Ikakabit nyo dyan sa dalawang terminal na yan. Tapos ngayon, kukuha pa ulit kayo ng dalawang at tatlong wire pa ulit. Ipuputol kayo ng tatlong wire. Pagkabit nyo ng line 1, line 2, doon sa dalawang yun, magja-jumper kayo ng isang wire. Ito, ilalagay nyo naman sa line 1. Tapos yung dulo nyan, kung makikita nyo, pupunta yan, papunta doon sa ilaw. Yung isa, yan. Kita nyo? Tapos yung line 2, jajumperan nyo rin. Kahit may eksi lang na wire. Dito, papunta dito sa terminal nya, italon nyo lang dito sa kabila.
Ayan, kita nyo, tinalon ko lang. Tapos, ayan, talon nyo. Tapos yung pinakadulo, lagyan nyo rin ng wire, isaksakan nyo ng wire. Ayan, kita nyo yung wire, sinaksak ko lang dyan. Tapos papunta ulit sa ilaw. Ayan, sana malinaw sa inyo yan. Para makita nyo rin, ito yung sensor. Ayan. Ganyan lang po. Hindi po pala dapat na kala ko kasi nung una load side load dalawang wire tapos line side dalawang wire, hindi pala. Kailangan mo pa lang mag-jumper. Sana makatulong sa inyo 'to. Yan. Pag bagong kabit nyo kasi itong W3230, ang unang lalabas dyan is ito. Pindutin lang natin itong restart para mag-open sya. Yan. Ayan, hindi pa nakaset yan. Ang una lang natin gagawin dyan is hanapin natin yung P0. P0. Long press lang natin yung set. Yan. Tingnan nyo, nakasipa siya. Hanapin natin yung pindot lang ulit sa set. Hanapin natin yung H. Ayan, H. Tapos, pindot yung restart para sa acknowledge. Yan, naka-acknowledge na yan ng heating or H. Sunod natin gagawin is isiset natin yung init. Yung hanggang saan ba yung init, yung reach ng init niya. Para sa reach, sa ano naman, sa setting ng reach ng init, pupunta lang tayo sa P2. Ganun pa rin, set natin, pindutin lang natin ng matagal tong set. Ayan, hanapin natin yung P2. Ayan, P2. Tapos ngayon, isiset natin yan sa 39. Pindot lang ulit sa set, pack. Tapos, pababain natin to hanggang 39. Kasi, tapos acknowledge. Acknowledge is restart. Pindutin nyo lang restart. Mag-acknowledge yan. Tapos ngayon naman, ang mangyayari dyan, diba, kunwari, 39, na-reach na natin yung P2, 39. Pupunta naman tayo dun sa P1. Kasi ang P1 ay yun yung kung kailan bubukas yung ilaw ulit. Ganito yun. Punta lang tayo sa P1. Long press ulit yung set. Hanapin natin yung P1. Ayan. 2.0. Set lang natin ng 2.0. Acknowledge. Ayan. Ayun na yun. Tapos ngayon, para ma-command mo siya, ayan, yung screen na yan, nakikita nyo, 37.7. Tapos yung kulay blue is 28.0. Para mapailaw natin ngayon, kita nyo, wala pang ilaw yung incubator natin. Para mapailaw natin yan, isiset natin yung blue sa 39. Kasi nga 39 yung setting point natin ng init eh. Punta lang kayo sa set, magbiblink yan. Isang pindot lang, yan, nagbiblink na siya. I-set natin siya sa 39 ngayon. Ayan, tapos, acknowledge ulit, restart. O, ayan na. Ayan na siya,